concept, suggesting goals, but as observations. Lessons 1 to 6, maganda included in the worship service. Dahil yung mga salvation lessons, it's good for maganda sa whole church. Nang makukuha nila yan. Mag-enjoy, magandang tool, magagamit. Tapos, yung lesson 5, baptism. Maganda din included for the whole church for the reasons we talked about last week. Maganda din. Tapos yung lesson 6, pag-uusi, pag-sisisi, o pag-tapalikod. Yung lesson 6, maganda din included for the whole church for the reasons we talked about last week. Pero, pagdating sa lesson 9, yung mga miyembro sa church, ang karamihan sa kanila, unfortunately, sad to say, unfortunately, ang karamihan ng miyembro, di nila ma-appreciate. Lanyo, kung bakit? Di sila pinag-uusig eh. Sad to say. Ang matagal ng miyembro sa church, walang ginagawa eh. Hindi sila nagbabahagi. Kaya hindi sila pinag-uusig. Useless. Yan ang nakita ko. So, ang mas maganda, after lesson 6, dito sa buong church, pagdating sa 7, hindi na boring sila sa isang lesson na wala silang malay sa persecution. Ibubukod na yung mga pinag-uusig. Yung mga gumagawa nito, pinag-uusig sila. At nauuha sila sa lesson ng ito. Na-appreciate nila. So, ihihiwalay. Ihihiwalay, defeat, hindi defeat na ito. Ihihiwalay ang mga viewers from the hearers only. So, meron tayong miyembro. Oo, babaan sila tayo. Oh, ganda. Hindi ginawa. Kasi sa lang tayo, oh, ganda. Hindi na ito. Alibukan ng aswa, ang ganda ng kanto. Di binanggit sa kapabahay. Meron ganyan. Meron din ba talagang gumagawa? So, for that reason, at this time, mas maganda rin, change the time slot and change the venue. Panahon na. Tapos, hindi lang yan na every time or clearly, meron tayong ilang membro na talagang gumagawa sila ng Bible study. Meron ilang hindi. So yung mga, by this time, ang impiro natin sa kanila, 6 lessons. Mostly, kung gagawin, ginagawa naman. Kung hindi pa ginagawa, hindi gagawin eh. Mostly, not totally, but mostly ganun. So English na magtuturo pa sa kanila, eh sige, We know that. Even more dull of hearing. Dull of hearing. I went to Hebrews chapter 5. By this time, you ought to be teachers of the word, but some of you are not because you are dull of hearing. Meron tayong mga miyembro, nakikinig, tumatanda, sagay. Meron tayong mga miyembro, nakikinig, and because they are dull of hearing, walang dating. Lesson number 1, mabahasin na tayo. Ang maganda. Lesson number 2, masipan din. Ganda. Lesson number 4. Ano yun? Dull of hearing. So, pwede natin i-facilitate that's the why magazine must dull of hearing pa. It can actually be counterproductive. It can actually be counterproductive, giving them more training that they will not use.
magiging sanay na hindi gagawin. Lalo pa. Lalo pa. So, hindi siya maging counterproductive sa kanila. Tama na. Sobra na. Pag-uhin na. Number three, only invite disciple makers. So, magkakaroon tayo ng patigan ng Jesus at his family. Walang tigil, 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 another time, another place. Personal special invitation. You want to be to me? Disciple makers. Yes. It's training for disciple makers. Ring the Bible. And number five, and number four, avoid the discouraging atmosphere. Not enough people. You're not coming up anymore. You're not coming up anymore. Pag lang mag-duro kahit tayo. Pag lang. Kailangan silang mag-duro. Yan ang mga ito sa first week. Makagamang katangin. Okay? Very good. Okay. So, dyan tayo. Number 9, practice what they will share. Then number 10, only give out the lesson to those who are ready to use it. In lessons 1 to 4, lahat binigyan. Because maraming gumagamit. It's all salvation. It's maraming gumagamit. Pero pagdating sa discipleship lessons, 5, 6, 7, 8, and the 15, magiging nila 8. So, ginawa ko noon, hanggang lahat ng lessons, binigay, binigay, binigay. Sambas ang kanyang papeles ng aligabukan. Di nagalaw eh. Di nagalaw. Contributed to their becoming goal of gain. Napakagal yung materialis na alisabukan. Sinasaan yung daga, rupi. So, ngayon, ibibigay sa mga handa mo dito. So, meron kong bag, hanggang mga lesson, kung sino nang nalaman, ibibigay. Maganda. Mas masisay mo. At hindi sayang ang isipan. At hindi natin silang titiran, develop yun. It's a privilege. The BB guy has a privilege. Someone had meant to do it in here. Okay, then you go. Teach this to new believers. So, una, teach this Bible study ay pag-iisig pa rin. Hindi pa pinulitan. Teach this Bible study, pag-iisig, to your group of new believers this week. So, kung hindi pa kayo gumanin sa lesson 7, kung yung group is, kung nasa lesson 4, lesson 5, i-do-do-do-do na lang. One per week. Some groups can be more than one per week. Pala, some pala. So, we are yung family customers for me. So, teach this one natin personal application. So, lagi sa ating ginagawa, una sa lahat, tayo magsasagawa. Ganun din sa lesson natin. Tayo magtuturo, personal application. And then after that, we train your church members. Train your church members. So, kanina, wala tayong demo, wala tayong practicum. Ayun, Christmas. So, matigama sa mga natin. Papapatayin yung pangalaman. So, train your six members. Okay, ang ginawa natin sa mga, kuminsan, meron tayong demo dito. Kuminsan, magtuturo ng lesson sa mga lahat. Kuminsan, practicum. Kuminsan, ibinigay na lang. So, sa lesson nito, ibinigay na lang sa inyo. Pero pag sa church, ituro nyo. Suggestion ko lang. Ituro nyo sa whole church. At next week, ibibigay ang material sa inyo. Yung concrete was a church for you. And then, something about it. Ituro sa mga girls. Girls. Pero yung style, ituro sa kanila. Okay, ngayon. I-action plan natin. So, pag-usapan, action plan, meantime swap. So, kung pwedeng pag-usapan mo. Kung gusto nyo sa worship service pa rin, mag-sign nyo lang. Pero kung ihihiwa lang na, kailan? Anong araw, anong era? Kung pwedeng pag-usapan nyo lang yun. The meantime swap. Ano naman the date? So, today to day, starting implementation guide. Sinong leader, sinong magtuturo ng lesson, mas maganda sa yung may person. Okay?
So if you put in a group of group over my first night, it takes 8 minutes. Para poder ir más a la misma manera.